Kaugnay po niya, nasa linya po ng ating komunikasyon si Sir Raymond Garcia, ang Planning Officer ng OCD Region 3. Good morning po, Sir Raymond. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po. Oo, isang maaliwalas na umaga. Sa wakas po, ano, Sir Raymond? Opo, sa wakas. Sumikat na po ang araw dito sa atin. Opo. Kaugnay niyan, Sir Raymond, kamustahin namin pala yung lalawigan ng Aurora. Ano po, diyan po nag-landfall sa pangalawang pagkakataon yung bagyo. Although na-interview namin the other day itong Region 3 OCD, kaya lang medyo at that time hindi pa masyadong ano po eh, collated or gathered yung mga datos dahil aftermath pa lamang ng bagyo. Kamusta, Sir, ang update po ngayon? Yes, actually ma'am, kasalukuyan pa rin, ongoing pa rin po yung kanilang response operations doon sa lalawigan ng Aurora. And currently, yung kanilang emergency operation center ay naka-red alert pa rin. Bunsod po ng mga pinsala na kanilang naranasan dala ng nakaraang bagyo Pepito. Sir, may power supply na ho ba? May kuryente na po ba sa Aurora, sir? As of yesterday po, ma'am, based on our coordination with the provincial DRRM office po ng Aurora, province-wide pa rin po yung walang kuryente sa lalawigan ng Aurora. Province-wide? Oh. Ibig sabihin kahit anong lugar, sir, sa Aurora, wala pa rin supply ng kuryente? Yes, ma'am. Meron din po silang intermittent na dun sa kanilang telecommunication system. Telcos, ganun pa rin po yung sitwasyon na yun. Telcos po doon, ma'am, intermittent pa rin po yung nararanasan nilang services. Pawala-wala daw po. Minsan meron, minsan wala. Although, base po sa mga natanggap nating mga report, nagpadala na daw po ng tao doon yung DICT para at least makatulong, agarang tulong doon sa problema nila doon sa kanilang mga telcos. Oo, sir. Importante yung communication. Ano po sa puntong ito para malaman natin talaga yung eksaktong pangangailangan ng ating mga kababayan sa Aurora. Sir, meron po bang casualty? Nakapagtalaho ba ng casualty ang Aurora? Meron po tayong reported na casualties doon sa Aurora, pero sa kasalukuyan po, ongoing pa rin po yung validation and verification po natin galing sa DILG dahil sila po yung ating management of the dead and the missing cluster. So sila po yung may kapangyarihan na i-declare kung yun po bang reported casualty ay dala po nung nakaraang weather system natin. Gawa ng bagyo, ano po. So may mga nananatili pa ho ba sa mga evacuation center? Currently, meron pa po sa lalawigan po ng Aurora, meron pa po tayong a total of 6,380 families sa loob po ng evacuation center. Families, marami-rami pa ito, sir. Yes po, sa Aurora lang po yan. Po, sa buong Central Luzon po, we have a total of 95,162 families or equivalent po sa 322,406 individuals. Yun po ay bumubuo sa 519 na barangay sa buong lalawigan po. Sir, nagdeklara na ho ba ang Aurora ng state of calamity? Actually, They have taken the necessary steps na nakapag-recommend na po, nakapag-convene na yung kanilang provincial DRM council at nakapaglabas na po sila ng council resolution recommending the sangguniang panlalawigan to declare yung state of calamity. So hinihintay na lang po yung sangguniang panlalawigan resolution for the declaration of state of calamity sa lalawigan po ng Aurora. May mga lugar pa ba, sir, na isolated? Hindi marating dahil sa landslide o pagbaha? Based po dun sa report, ma'am, meron po tayong mga barangay sa especially on the part of the DKD area. Yung part po ng Dipakulaw, Kasiguran, and Dinalungan. So actually, yun po yung medyo pinakamalala yung lugar doon sa lalawigan ng Aurora. At meron pa rin pong mga barangay doon na medyo hirap po ang namapuntahan sila ng ating mga responders. Yun ang ano, sir, paano ho kaya yun? Kung hirap silang mapuntahan, ano ang remedy, sir?
Well, actually, ginagawa naman po natin yung necessary na dapat gawin. So, actually, 2 days ago po yata or yesterday, nag-conduct po ang regional director ng Office of Civil Defense together with ASEC Karaig ng Office of Civil Defense Regional Central Office ng Aerial Reconnaissance together with yun. USAID para ma-survey po yung kabuang pinsala na dala po ng Bagyong Pepito sa lalawigan ng Aurora. And then for faster communication din po, nireplicate po namin yung IACC ng NDRIMC dito sa region. Nagbukas po kami ng virtual EOC para nang sa ganun mas mapabilis po yung communication natin kung meron tayong hinihingin data or kung meron silang kailangan na tulong galing po sa NDRIMC para mas mapabilis po yung communication natin. Siguro aerial ano din muna, no? Via aerial din muna, sir, siguro yung pagkapadala ng additional supply ho doon, ano, kung kakailanganin ng ating mga kababayan, ano ho? Yes, most probably po. Although, sabi rin po ng debris clearing and operations natin headed by the DPWH, ongoing naman daw po yung kanilang clearing operations, especially doon sa mga major roads para mapasok po yung daladalang mga relief goods, mga assistance ng iba't ibang mga ayansa ng pamahalaan. Alam namin yun, sir, talagang non-stop. Ano po, actually, meron nang tinatawag na ano po, typhoon fatigue. Ano po? Talagang... Yes po, totoo po. Nagsunod-sunod po kasi sila. Hindi po natin alam kung magkakaibigan ba itong mga to or kung ano. Talagang ramdam ho namin yung inyong pagod, puyat. Tapos napagod ulit kayo. Endless sleepless nights, ano po, Sir Raymond. Ang inabot po ng local government, ng mga disaster workers, ano po, ng mga rescue workers natin. Opo. Kaya sinasaluduhan po namin yung mga ano, yung inyong walang sawang dedikasyon, ano po, para sa ating mga kababayan. Actually, mas kailangan po siguro natin bigyan ng kawalang saludo yung mga kaibigan natin sa baba, yung mga nagtatrabaho natin sa baba kasi sila po yung mas pagod, especially during response operations. No? Kasi sila po talaga yung nakatutok or sila po talaga yung talagang tinamaan during the onslaught nitong si Pepito. Oh, yun na nga po, no? Sila din po ay nasalanta. Pero sila po ay nagre-rescue at the same time. Ano po? Rumi-respondi at the same time. Opo. Oho. And then, sir, may abiso na ho ba, sir, kung kailan po maibabalik itong power supply at itong signal ng communication sa Aurora? Well, actually, hindi pa rin daw po masabi ng kanilang power or Aurel ko po yata yun, yung kanilang power provider. Kasi marami rin pong mga kawad ng kuryente yung nasira, dala ng mga nabuwal na mga puno. So, ongoing naman daw po yung efforts nila to restore yung power doon sa lalawigan ng Aurora as early as possible. So ano, apart from Aurora, sir, ano pa yung maituturing natin na talagang badly hit sa Region 3? Well, pangalawa po from Aurora sa ating listahan na talagang tinamaan din na yung lalawigan din po ng Nueva Ecija. As of now, meron pa po silang ito po as of I think 5 a.m. po yung data namin na ito. As of 5 a.m. kanina umaga, meron pa rin po silang a total of 1,061 families inside evacuation centers. Marami pa rin. Marami pa rin po. Sa bagay, nakita rin ho namin sa mga video, sir, yung Nueva Ecija, marami rin hong binahang lugar eh. Opo. May mga po, isolated na lugar din ho ba sa Nueva Ecija, sir? Actually, wala naman. Unlike po sa lalawigan ng Aurora, wala naman po tayong natanggap na same case doon sa lalawigan po ng Nueva Ecija. Ang kuryente, sir, ay meron sa Nueva Ecija? Meron. Communication, sir, ay meron din po? Meron din po. Casualty, sir? Wala pa naman po tayong reported na casualties sa lalawigan ng Nueva Ecija. Apo, alright. Maraming salamat, Sir Raymond. Alam namin, at maraming salamat sa pagtanggap niyo po ng aming tawag. Alam po namin napakaabala niyo ho.
Ano po, pero importante rin po na maipaalam natin sa ating mga kababayan yung sitwasyon po dyan sa inyong rehiyon. Ano po? Opo, maraming salamat din po. Ma'am, gusto ko lang po gusto ko lang pong i-highlight kasi yung ginagawa action ng ating mga response cluster, no? Mm-hmm. Very active po sila dito sa pangyayaring ito. Mm-hmm. And then gusto ko lang din pong i-highlight yung marching order ni Pangulong Bongbong Marcos mm-hmm. at ni Secretary Gilbert Chodoro on prepositioning yung ating resources ng NFIs, yung food and non-food yes. items natin na masiguro mm-hmm. na makarating po sa ating mga kababayan na nasalantahan itong bagyong Pipita. Yes, opo. Yes, sir. Very important po talaga yan, sir. Ano? Well, hindi naman tayo nagkukulang pa, sir, ng supply ng family food packs. Actually, marami pa naman po tayong supply na pinamimigay pa. Kasi yung supply is another thing. Pero kung paano ipadadala, that's a separate thing, ano po, Sir Raymond? Yes po. Actually, ang pinaka ano po nila ngayon is through air muna. Not unless maklear na po yung mga pwedeng daanan, that's the time na pwede siguro tayong pumasok dun sa mga bayan, especially yung mga talagang nasalantahan ng bagyong Pepito. Oho, kaya ito pa, actually, bago pa tumama itong Ofel at Pepito, parang naalala ko, meron ng utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DPWH, ano, na baka pwedeng makatuwang ng pamahalaan yung mga kontraktor na meron pong proyekto sa gobyerno para po magamit yung kanilang mga equipment ano ho, sa clearing operation. Tama po, nabanggit po ni Presidente na kung kayang pakiusapan yung mga kontraktor na merong ongoing project sa government para pwedeng pahiram yung kanilang mga equipment o yung kanilang mga dump trucks para makatulong din po doon sa sinasagawang relief operations. Oho, kasi tulong-tulong na ho tayo dito, ano? Private and public and the government, ano po, para mas mabilis po ang pagbango ng ating mga kababayan. Tama po yun. Marami pong salamat, Sir Raymond. Sige po, maraming salamat din po at maganda araw po. Yan po si Sir Raymond Garcia, ang planning officer po ng OCD Region 3. At syempre, ang ating panalangin dito sa programang Usapang Tol. Araw-araw din po itong binabanggit ni Senator Francis Tol Tolentino. Ano ay yung makabango na po yung ating mga kababayan sa lalong madaling panahon. Ano po, lalo pat magpapasko. At magbabalik po ang programang Usapang Tol, ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:51 ng umaga.